sa laot. Tara, makita niya yung laot namin. Pakita ko sa inyo yung lakas ng hangin dito. Grabe yung hangin dito. Buti wala yung ano niyan, ano, motor. Lakas ng hangin dito, nakakalabot. So 5:30 na yata maligit. Oh, basta magka quarter to 6 siguro. Yan oh. Grabe. Ngayon pa lang umano yung bagyo dito sa amin. Nang bagyo daw, yun yung sabi. Kaya, natin mamaya. Ano yung palalabasan nito. So, susubaybayan natin yung paglakas nito o kung lalakas pa ba ito, hindi na. Pero sa ngayon, yun yung kaganapan dito sa amin. Yun yung lakas ng hangin. Okay, ito na tayo. Bumalik na tayo. Yung bahay na to, kilabit to, dun sa pinsan ko. Tara na, uwi na muna tayo. Okay mga kaalabok, 10 na mahigit. Sa ngayon, wala nang ulan, wala na ding hangin. Tapos, yung signal namin is signal number 1 na lang. Pero kaninang hapon, nung nandun tayo sa ano, signal number 4, nung maaga pa. Pero buti na lang ngayon, signal number 1 na. Kasi umiba na yata ng ano yung bagyo sa ngayon. Pero bukas, lalabas tayo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dun bukas pag labas natin. Okay? Good morning mga kaalabok. Isang panibagong araw. Buti na lang huminto na yung bagyo ngayon. Diba? Labas ulit tayo. Hanap ulit tayo ng mga maibablog natin dito. Tsaka tingnan na din natin yung mga naapektuhan ng ano ng bagyo ko meron dito sa labas. Kung ano yung nangyari sa kanila. Andito na naman tayo sa paboritong daan. Uy. Maalon, maalon. Pare, lakas ng alon, no? Kala ko wala lang bagyo, maalon pa rin. Ay, iba na yun. Success! Mabuti na lang, umina agad yung bagyo dito sa amin. Hindi katulad nung nangyari dun sa iba. Buti na lang ang nangyari sa amin. Hindi ba man namin nararamdaman yung signal number 4, humina na kagad siya hanggang naging signal number 1 na lang kami. Kaya yun yung pinagpapasalamat namin dito sa amin, sa Hagonoy. Hindi ko lang alam sa mga ibang kalapit lugar namin dito kung ganun din yung nangyari sa kanila. Pag-ikot-ikot natin, mukhang wala namang ako nakikita ang mga naging damage dito. Mukhang simpleng bagyo lang din dinaanan nila. Mukhang okay yung lahat dito sa amin sa gawin na to ng taas. Sa palapat to.
At pagkayari ng bagyo, mga kalabok, ito kagad yung mga nakikita natin dito. Ito na kagad mga nagpipishing. Eh, nahuli niyo, kuya. Yun? Tilapia? Pwede pala mag-fishing dyan, ano? Tilapia. Marami naman nahuli. Kakapupunta lang din po niyo, ano? Okay, salamat. Ayun po, meron pa doon nag-fishing. May mga nadaanan pa ako dito kanina eh. Ayan. Sila. Tapos meron din dito. Tapos meron pa doon kanina. Pero tingnan natin kung ano yung mga nahuhuli ng mga nandito. Check natin sila. Yan, fishing. Grabe, no? Pagkayari ng bagyo. Ito na sila. Naglilibang. Namuhuli ng mga isda. Kuya, marami ba nahuhuli? Pwede pa lang mag-ano dyan, ano? Pwede pa lang mamingwit dyan. Marami nang huli? Wala pa. Maliliit po. Ayun, meron din pala dun, ano? Lambat? Lambat na, screen. Huli pare. Yun, no? Ay! Nawala. Ayun na yung huli nyo, kuya. Nasa lambat. Pero marami-rami na. Saktuhan lang yung laki. Pwede makita ko ya? Pati niya. Yun, no? Buhay na buhay. Mga native din pala yung iba, no? Tilapia. Flower or tilapia. Tara kaya, thank you. Balikan natin dito yung dalawa. Si dalawa. Dito. Eto. Good tong dalawa na to. Mukhang okay to. Okay kausap. Ayun na, lumipad na. Inabot na. Aabutin na talaga, no? Aabutin na talaga yung mga nakalitaw ng muso dun. Para maliliit lang din, no? A few moments later. So, eto sinusundan natin sila tropa. May alam pa silang lugar kung saan pwede mag-fishing. So, sasama tayo sa kanila. Para sa susunod, may alam tayo na pag-fishingan. Diba? Dito daw din sa may kapitangan din. Ewan ko lang kung malapit din to sa pinuntahan nila kung si BP nung nakaraan. Tingnan natin. Thank you.
So ayun na nga, napuntahan namin yung lugar na sinasabi nila na pwedeng pagpishingan. At kinagabihan nun, natulog ako doon kila Kuya BB para kinabukasan, iyon naman yung sunod naming pupuntahan. Yan yung pinagpishingan namin.